Kita yun yan, guys. Doon ako magluluto sa labas. Magpiprito kasi ako. Pag sa loob kasi mabaho. Magpifried ako na tilapia. Tilapia. Ulam namin ito, guys, na tanghali hanggang hapon na to. Hi guys, welcome back to my channel. Today is Saturday, April 9. Araw ng kagitingan ngayon, guys. The day of valor in Philippines. Also known as Araw ng Kagitingan, ika nga sa atin. So that commemorates fall of Bataan to the Japanese. Diba guys, the last time ng two videos ko na in-upload ko, bakit ako naging OA sa anak ko, sa pag-aalaga sa anak ko, sa pag-aalala ko? Kasi guys, ligated na ako, diba? So, ang dahilan kung bakit ako niligate, dahil nagbuntis ako sa labas ng mattress called ectopic pregnancy. So, bakit kailangan akong ligate sa batang edad ko? 37 lang edad ko, tapos isa lang yung anak ko. Kasi, hindi na naman talaga ako may gusto nun, guys. Ang may gusto nun yung doktor. Kasi, siya yung nakakaalam kung ano yung magiging result kung pag nagbuntis pa ako ulit. Kaya, niligate niya ako. So, ayun, sabi ng doktor, alagaan ko na raw lang anak ko. Total, may isa na akong anak. Kaya, kailangan nila akong i-ligate na. So, ayun, guys. Alam nyo na kung bakit ako naging OA mother. Kasi, hindi na ako magkakaroon ng anak ever. Yun, ectopic pregnancy. Ito, guys. Basahin nyo. Ayun pala, guys. Ang ano ng rason ng ectopic pregnancy. On my case, guys, kaya ako nagka-ectopic pregnancy kasi may butas daw yung mattress ko. Yun. So, lumabas dun yung egg. I don't know how na lumabas yung egg da sa butas. Di ba dapat sa fallopian tube, ano siya? Sa fallopian tube siya. Kaya tanong nila sa akin nun kung anong birth control ang gamit ko? Baka daw withdrawal pa kami. Hindi naman, guys. May withdrawal nun. Calendar method lang kami. Siguro, may times na ganun. Pag hindi na inabot yung buwan na bago kami mag-contact. Siyempre, ano yan eh. Mga 8 days. 7 to 8 days after, before and after ng menstruation, guys. Doon lang kami nagko-contact ng mister ko. Dati. Nung hindi pa ako ligate. Yun, ganun. Siguro, yun isa pa rin yung rason. Yun ang sabi kasi ng doctor sa akin. Ang tanong niya sa akin, bakit ako na ectopic pregnancy nung hindi pa nila talaga as in, tinitest pa lang nila ako. Ectopic pregnancy to, sabi ng doctor sa akin. Tapos alam niyo ba guys, ganyan kalaki yung ano, ringgilya o na ginamit sa akin. Ganyan kalaki yan. Ano yun? Yung kinukuhanan ako ng dugo sa private ko. Tapos, sabi nila, pag napuno to at sumabog to. Sabi nila, ganun. Kaya pinapirma, guys, ng ano eh, ng waiver yung asawa ko. Para kung ano raw yung mangyari sa akin, wala silang sagutin. Pero gagawin naman daw nila yung best para mailigtas ako. Yun, guys. Bakit nagkakaroon ng ectopic pregnancy? Ito yung dahilan. So, ayun, guys. Ano ba yung mga naramdaman ko? Bakit ako napunta ng ospital at ang finding sa akin is ectopic pregnancy. Yung naramdaman ko na ang una, guys, akala ko dati mens lang yon kasi regular mens ko talaga is 2 to 3 days. Ganun pa rin kasi yung naramdaman ko, guys, noon. Tapos, after yung mga 3 days, sumakit na lang sumakit yung ano ko, guys.
yung puson ko, yung balakang ko, hanggang sa dumating yung ilang araw yun, guys, para mga halos inabot rin ng 1 week na sakit-sakit ng ano ko, ng puson ko. Tapos parang lumalaki yung chan ko. Yun na pala yun, guys. Yun na pala yung sign na may ectopic pregnancy ako. Delikado ba yung ano, yung ectopic pregnancy? Yes. Kasi guys, imaginein mo yung ano pala, yung fallopian tube natin. Kaya tawag ay ectopic pregnancy dahil nasa labas siya ng matres, di ba? So yung fallopian tube na papunta doon sa ating ovary is napakanipis lang yan daw. Parang singnipis lang siya ng karayom. Yun yung paliwanag sa akin ng doktor. So kung buti nga daw na maaga akong nakaramdam ng sign ng yun nga ectopic pregnancy ko. Kasi kung inabot pa raw ng 2 months yun, guys, nakakamatay pala yan, guys, ectopic pregnancy. Kasi sasabog yung ano, yung fallopian tube mo and maapektuhan yung ano, yung ibang internal organ mo pag nangyari yun. So yun, guys, sabi sa akin ng doktor, i-ligate na lang ako. Ayan, i-ligate nila ako. And yun nga, tinanggal yung dalawa kong fallopian tube para hindi na talaga ako mag-untes. Yun yung aking experience, guys, about my ligation and ectopic pregnancy. See you on my next video, guys. Hope you find always and healthy. And ingat po tayong parati. Please don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga i-upload kong new videos ko. Bye, guys!